Hi guys, I'm Dan and nandito sa atin ngayon yung vanilla model ng kalalabas lang na Redmi Note 13 series. Kaya tara, check natin kung sulit ba itong phone na ito. Yung phone nga pala na tinutukoy natin guys ay yung Redmi Note 13 4G na mabibili na natin sa official store ng Xiaomi sa Shopee at Lazada. And ang price nga pala nito is 7,999 pesos para sa 6128 variant at 9,999 pesos naman para sa 8256 variant. Pag binili nyo itong Redmi Note 13, it comes with a white box na may product image at product model sa harap while meron ding branding sa sides niya. At nasa loob naman po nito yung SIM ejector tool, documentation, silicone case, USB-C cable, 33 watts fast charging adapter, and syempre yung mismong phone natin. Talaga namang humanga ako sa design nito dahil despite the fact na vanilla variant lang siya at napakamura lang, premium feels pa rin siya kapag hinahawakan ko. Siguro nakadagdag na rin dito yung pagiging flat ng sides niya, yung camera bump, pati na rin yung display niya na pag-uusapan natin mamaya. Pero meron din naman po siyang silicone case na kasama kaya ayos din. Isa pa nga pala yan, buti na lang silicone case na yung sinaman ni Xiaomi dito. Most of the budget phones kasi na na-review natin ay puro jelly case lang po yung kasama. Mas trip ko kasi yung silicone case dahil hindi po siya naninilaw pag tumagal. Then makikita nga pala natin sa right side nito yung volume rocker at yung power button. Nasa baba naman po yung hybrid SIM tray, USB-C port, microphone at yung main speaker niya. Then nasa taas naman po yung 3.5mm headphone jack, secondary speaker, IR blaster at yung secondary microphone niya. One of the solid features naman na nagustuhan ko dito sa budget phone na ito is yung display niya. Although same size pa rin naman siya sa Redmi Note 12 which is 6.67-inch AMOLED display na may Full HD Plus resolution. Pero ngayon, mas brighter po ito dahil up to 1,800 nits na po yung max brightness nito imbis na 1,200 nits. Sa mga na-try ko na phone, ito na po ata yung pinaka may bright na display. Meron nga po pala kasi ako ditong Oppo Find X5 Pro na hanggang 1,300 nits lang po yung max brightness and kitang-kita ko talaga yung difference nila. And take note, ito pong Find X5 Pro is flagship phone and kaya itong Oppo Find X5 Pro po yung nabanggit ko or yung na-include ko sa comparison is because ito po ata yung pinaka-expensive na phone na meron ako ngayon. And napahanga ako dahil sobrang bright po ng screen nitong Redmi Note 13. Kasi sobrang laking bagay po nito lalo na kung palagi po kayo nasa outdoors. Kaya ayos talaga dahil sobrang bright po ng display nitong phone na ito. And since naka-AMOLED po itong Redmi Note 13, siguradong maganda po yung makikita nyong colors sa display. Lalo na naka 100% DCI-P3 wide color gamut po ito. Kaya talaga mag-enjoy din kayo manood dito ng favorite nyong videos lalo na naka dual speaker po ito. Bago ko nga pala makalimutan, meron din po siyang always on display feature na minsan lang natin makita sa budget phone. Tsaka supported nga rin pala nitong Redmi Note 13 yung 120Hz refresh rate kaya sobrang smooth ng naging experience ko. So far, stable naman po yung high refresh rate niya at wala naman akong na-encounter na problema. Meron nga rin po pala itong Corning Gorilla Glass 3 protection kaya siguradong matibay din yung screen nito. Performance naman yung next natin na pag-uusapan. It is equipped with the 6nm Snapdragon 685 octa-core chipset paired with up to 8GB LPDDR4X RAM and up to 256GB UFS 2.2 internal storage. Pero ang memory configuration lang na nasa atin today is yung 6128 variant kaya medyo baka iba yung maging experience nyo kung 8256 po yung bibilin nyo. Based on my experience naman, medyo smooth din naman po yung performance nito. Although ramdam kong mabigat talaga yung MIUI. And speaking of MIUI nga pala, it runs MIUI 14 based on Android 13 out of the box. Pero balita ko, makakatanggap daw po siya ng bagong Xiaomi HyperOS this first quarter ng taon. Kaya kung bibili ka nito, abangan nyo po yun. Mas lightweight ata yun compared dito sa MIUI. Kaya kung available na po yung update sa inyo, I highly suggest na i-update nyo po agad para ma-experience nyo agad yung HyperOS. Pero wag na lang din siguro kayo masyadong mag-expect sa performance nitong Redmi Note 13. Dahil for me, pang casual use at pang light gaming lang po itong phone na ito. Katulad lang din nung kare-review lang natin na Vivo Y27s. Pero don't worry guys, smooth pa rin naman yung magiging experience nyo dito sa Redmi Note 13. Then nakakuha nga pala ito ng 342,000 plus na score sa AnTuTu, while 9,500 naman yung score nito sa PC Mark.
stable din naman maglaro ng Mobile Legends at Call of Duty Mobile dito. By the way, kahit nakailang games na nga pala ako sa ML, hindi po siya masyadong umiinit agad. Yun nga lang, ang pinakaayaw ko po dito sa Redmi Note 13 is yung camera niya. Maganda naman po at malinaw yung image quality na makukuha nyo dito. Pero minsan, di ganun kaganda at ka-accurate yung colors na napaproduce niya kahit naka 108 megapixel mode na po siya. Tsaka minsan, medyo di po ganun ka-detailed yung photos. Take note guys, minsan lang po. In short, may time lang po talaga na pumapalya siya and medyo nakakainis yun. So, kita nyo naman dito sa dalawang picture na ito kung gaano ka iba yung color nila. Then, ang kasama nga pala na 108 megapixel main shooter nito is yung 8 megapixel ultra wide lens at yung walang katapusan na 2 megapixel macro lens. And nasa harap naman po yung 16 megapixel selfie shooter. Ang mga camera modes nga pala na meron ito ay 108 megapixel mode, documents, portrait, night, pro, short video, panorama, slow motion, and time lapse. Sa video naman, it can shoot up to 1080p at 30fps. Both rear and front camera po yan. At supported din po nito ang image stabilization kaya nagandaan po ako gamitin ito pang video. Malinaw naman po siya at ayos lang naman yung colors pag sa video. Kaya ito nga pala yung mga sample photos and videos natin. So ito guys, front camera video test. Naka-on po yung stabilization. Okay ba yung quality? Ganda ng lighting natin. Tricky yung araw eh. So yan, lalakad po tayo. Liwanag. Ayan, try natin. Takbo tayo konti. When it comes naman sa battery niya, medyo mabilis po siya malobat. Nakakuha lang po kasi ito ng 12 hours and 54 minutes sa PCMark Work 3.0 battery benchmark. At mababa yun kung ikukumpara natin dun sa Vivo Y27S na nakakuha ng 18 hours and 30 minutes. I'm not sure kung bakit mabilis po siya malobat, pero ang suspecta ko po is yung software niya. Kaya nga nasabi ko kanina mabigat yung MIUI eh. Battery efficient naman po kasi yung chipset nito, kaya kayo, anong sa tingin yung dahilan? Yung battery capacity nga pala nitong Redmi Note 13 is 5000 mAh at supported po nito ang 33 watts fast charging. Charging this phone 20% to 100% will only take roughly an hour. Mabilis naman na po yan, kaya okay na rin. So para sa verdict natin nitong Redmi Note 13, ang masasabi ko lang naman is maganda talaga ito at sulit din naman. Kahit na may mga cons po siya para sa akin, like yung battery, software, pati na rin yung camera na minsan pumapalya sa kulay. But so far, okay naman yung ibang features nito, lalo na yung display at design. Sakto lang din naman yung performance na makukuha nyo. At I think sapat na rin naman yon para sa daily task natin. Hindi nga lang talaga sobrang lakas yung chipset na nilagay ng Xiaomi dito sa phone na ito, pero at least capable chipset naman. Goods na for light gaming. Tsaka mura na din naman itong phone na ito, kaya wala na tayong may re-reklamo dun. So I can recommend this phone sa mga students and parents out there na under 10k lang po yung budget. Sobrang sulit na rin naman kasi. By the way guys, meron nga rin pala tayong review article nito sa ballistech.com, kaya i-check nyo rin yun. And I think ngayon lang naman para sa video natin today. Thanks for watching. Again, I'm Dan and see you sa next vlog.